Hello everyone! Welcome sa aking channel, lalong-lalo na sa mga bago, hello po sa inyo! Sa video ko ngayon guys, ay tuturo ko sa inyo kung paano sumali at mag-submit ng sagot sa website ng Kapuso Lucky Numbers of the Day. So bali pangalawa na to guys, or season 2 na to, kasi dati meron na nito at inulit lang din nila ulit ngayon. At kung noon, kung paano mag-submit noon, ay ganun pa din naman ngayon. So, ang mga pwedeng sumali dito guys, ay yung mga Pilipino na 18 years old pataas na nandito ngayon sa Pilipinas na ninirahan. So, kung kayo ay 17 years old pa lang pababa, ay hindi pa kayo pwedeng sumali. At kung isa naman kayong Pilipino pero nasa ibang bansa kayo, ay hindi pa rin kayo pwedeng sumali. At dapat meron kayong at least isang government ID at saka verified or active email address and cellphone number. Kasi yan yung mga informations na kinakailangan nila in case na isa kayo sa manalo. So yung iba guys, mamaya ko na i-discuss. So nag-start yung promo na ito nitong May 1 lang at magtatapos ngayong June 9, 2023. At dito nga guys, eh, pwede tayong manalo ng up to 50,000 pesos. So 50,000 pesos yung pinakamalaking premyo na pwede nating mapanalunan dito. At yung mga informations na kinakailangan natin ditong kinakailangan nating ilagay sa kanilang website ay yung ating full name, complete address or present address, birthday, email address and contact number. So, ang gagawin natin guys ay tumutok tayo sa tatlong shows na ito sa GMA. Ito yung mga panggabing shows. Ito yung Urduha, Hearts on Ice at saka yung The Right One. So, sa tatlong shows na ito, tatlong numbers din yung lalabas. So, sa bawat show, isang number yung ilalabas nila. So, for example, sa Urduha, isang number. Hearts on Ice, isang number. At saka sa The Right One, ay isang number. So, hindi naka-order. So, for example, sa Urduha, sa pangatlong patalastas, dun nila flinash yung number. Sa Hearts on Ice, sa unang patalastas pa lang, dun nila flinash yung number. At saka sa The Right One, sa panghuling patalastas, dun nila flinash yung number. So, mahalaga talaga guys na nakatutok tayo kasi hindi natin alam kung kailan lalabas yung number. So, by the way, ito pala yung sample na number na makikita nyo sa inyong mga TV. Talagang talasan natin yung ating mga mata, guys, kasi kapag flinash nila yung number na ito, mga 5 seconds lang mawawala na. Bilis lang mawala. Kaya, talasan natin yung ating mga mata. Pero anyway, sabi naman dito, right or wrong answers are qualified in the electronic raffle. All drawn entries are entitled for the prize. So, kahit mali daw yung number na ma-send natin, still tatanggapin pa din nila or isasama nila sa kanilang raffle. So, yung pag-raffle pala guys ay via electronic raffle. So, ganito pala guys. So, bawat submit natin ng number, isang beses lang. Hindi pwedeng nag-submit tayo ng number 4 ay tagamihan natin ng pag-submit. Gawin nating 10 para malaki yung chance natin na manalo. So, hindi pwede yun, guys. Kasi disqualify yun. Kasi sa rules nila, bawat sagot, isang beses lang tayo pwedeng mag-submit. So, kung gusto nating maraming entries or maraming submit, pwede naman. Basta iba-ibang account. So, mamaya, papakita ko sa inyo. So, yung iba, guys, mamaya ko na i-discuss after nating mag-submit ng sagot. So, first, kapag nakita natin yung number sa TV, punta na tayo sa ating Google Chrome. Then, dyan sa my search tab sa taas, i-type natin dyan www.gmanetwork.com/luckynumbers. Then click OK. Then click natin yung OK, lucky numbers. Then click OK. Then mapupunta ka agad tayo sa kanilang website.
So, kung gusto nyong basahin yung kanilang mga mechanics and rules and regulations, scroll down lang kayo para mabasa nyo lahat. Pero mamaya, i-discuss ko naman lahat ng nasa kanilang rules and regulations. So, dito pala guys, meron tayong two ways para mag-submit ng sagot. So, pwedeng mag-login muna tayo bago mag-submit ng sagot. Pwede rin mag-submit muna ng sagot bago mag-login. So, nasa inyo lang yan kung ano yung gusto nyo. So, ako, mag-submit muna ako ng sagot. So, click natin yung submit your entry. Then, pupunta tayo dito sa baba. Diyan sa may blank, diyan natin ilagay yung number na naka-flash screen or sa TV. Then, click submit. Then, dito guys, meron tayong mga options. So, meron ditong Facebook, Twitter, and Google. So, ako, ilalagin ko siya with Facebook. So, ikukunin ko yung aking Facebook sa website na ito. So, click natin yung login with Facebook. Then, click continue. Then, kapag may lumabas na ganyan, hi, tapos yung ating name at yung profile picture ng ating Facebook, ibig sabihin nakalagin na tayo. So, pwede na tayong mag-fill up ng mga information. So, yung ating full name, first name, last name, yung ating address, complete address, at saka yung ating active na email address, at saka cellphone number. Then, yung ating birthday, month, day, and year. So, before nyo i-click yung submit, double check nyo muna lahat guys kung tama yung mga informations na nilagay nyo dito. Ganon din yung spelling, dapat tama lahat. Kapag okay na, click na yung submit. Then, kapag processing, yung munang i-exit, hintayin nyo lang. At kapag lumabas itong thank you for sending in your entry, so ibig sabihin nyo guys, successful or nakapag-submit na kayo ng sagot sa kanilang website. At kung gusto nyo pang mag-submit ulit ng panibagong sagot, scroll up nyo lang, balik kayo sa taas, and then, ganun din, same lang sa process na ginawa natin kanina. Submit your entry, and then ganun din, same lang yung process. Ayan. So, ngayon naman guys, after kong mag-submit ng sagot, ilalag out ko muna yung aking account, at ilalagin ko yung account ni Mama. Excuse ako guys ha, sa mga manok. Marami kasing mga manok dito sa amin. So, after kong mag-submit ng sagot, ilalag out ko muna yung aking account at ilalagin ko naman yung kay Mama. Para, ika nga diba, the more entries, the more chances of winning. So, kay Mama naman guys, yung gagamitin ko sa kanya is yung kanyang Gmail account. So, punta kayo sa profile picture, click nyo lang ng logout. Then, dito, click muna natin yung submit your entry. Diyan muna tayo mag-uuna. Then, type natin yung sagot ulit, which is yung number 3. Then, click next. Then, dito, ang i-click ko is yung login with Google. Kasi nga, Gmail account ni Mama yung ilalagin ko dito. Then, piliin natin yung Gmail na i-connect natin sa website na yon. Then, kapag lumabas na yung ating profile picture, meaning nakapag-login na tayo at pwede na tayong mag-fill up ng mga information. So, same lang din kanina. So, kahit anong gamitin nyo, mapa-Twitter, Facebook, same lang naman yung mga pi-fill upan natin. So, double check. Make sure na tama lahat. Saka nyo pa i-click yung submit. Then, kapag lumabas na nga yung thank you for sending in your entry, ibig sabihin, successful o nakapag-submit na kayo ng sagot sa kanilang website. So, yung ganun guys, yun yung isang way para marami kayong entries. So, after mo mag-submit ng sagot sa unang number, pwede mong i-log out at i-log in yung mga Gmail ng iyong mga kapamilya para mas marami yung account nyo, I mean yung entries nyo, para more chances of winning. At after nating kapag-submit ng sagot, maghintay lang tayo sa
post ng GMA kung isa ba tayo sa mananalo. So, every Monday, guys, yung pag-raffle nila via electronic raffle. At every Monday din, pinopost nila sa mga social media accounts ng GMA yung mga winners sa Kapuso Lucky Numbers of the Day. So, ito guys, yung ilan sa mga rules nila. Ito na nga yung sabi ko kanina. Yung pag-submit pala ng sagot, guys, ay simula 8 p.m. hanggang 10:30 p.m. lang. So, kung nakapag-submit kayo ng sagot, lagpas na 10:30, ay hindi na nila yan tatanggapin or hindi na nila yan isasama sa kanilang raffle. Kasi nga, tapos na yung allocation time na binibigay nila. So, kapag magsasubmit kayo ng sagot, make sure, guys, napasok sa kanilang time, which is from 8 p.m. to 10:30 p.m. Hindi pwede na mag-submit kayo ng sagot umaga pa lang or alas 11 na ng gabi. Hindi na pwede kasi sarado na yung kanilang system. At every Monday yun na nga, nag-raffle sila via electronic raffle under sa supervision ng mga taga DTI representative. And then, dito, yun na nga, sabi ko, yung mga winners, pinapost nila sa mga social media accounts ng GMA tulad ng GMA Network, GMA Dramas Official tulad nito, yan, isa yan. So, pwede nyong i-visit yan palagi every Monday para makita nyo, baka isa na kayo sa nanalo. At kapag isa kayo sa nanalo, guys, ay i-message kayo ng taga GMA, mga representative sa kanila, i-message nila kayo through your Gmail account and cellphone number na nilagay doon sa pag-fill up mo ng mga informations. And then, after 60 days or 2 months na hindi kayo nag-reply sa kanilang message, ay mapoporfeit or ma-disqualify. So, hindi nyo na makukuha yung inyong premyo. Kaya nga sinasabi ko, dapat kapag sasali kayo sa ganito, dapat palagi kayong active. Pati yung mga Gmail at cellphone number na ginamit nyo, dapat active at nakaka-receive agad ng message. Yun na nga, dapat meron kayong isang government ID para ano nila yan kasi, pang-confirm, pang-verify nila na kayo talaga yan, kayo yung nanalo. So, kung wala kayong maipakitang valid ID o ibang mga documents na nagpapatunay na kayo yan, ay may disqualify kayo at hindi nyo makukuha yung inyong premyo. At yung inyong premyo, guys, ay papadala nila through bank account or mga ATM card, ganyan, GCash, money transfer, tulad ng Cebuana Luwilier, Palawan, ayan. Diyan nyo pwedeng makuha yung inyong premyo. Then, kapag napadala na yung inyong premyo ng mga taga GMA, ay mag-message sila sa inyo na ganito, napadala na nila yung inyong premyo. Kayo naman, kapag nakuha nyo na yung pera o yung premyo nyo, mag-reply kayo sa kanila na ganito, natanggap nyo na, para alam nila na natanggap nyo na yung inyong premyo. At yung tax, guys, sagot na yan ng taga GMA Network. At dito, guys, isang beses lang kayo pwedeng manalo. So, kung nanalo na kayo, huwag na kayong sumali. Kasi ika nga, give chance to others. So, kahit for example, nanalo kayo, tapos sumali kayo ulit, tapos nanalo na naman kayo, hindi nyo makukuha yung premyo nyo, ma-disqualify kayo at mapapalitan kayo ng iba. Kasi nga, andun yun sa rules nila na win once for the entire duration of the promo. So, isang beses lang pwedeng manalo. So, kung nanalo na kayo, huwag na kayong sumali. Give chance to others naman. So, ayun lang naman, guys, yung aking video sa ngayon na sana after nyo ito mapanood ay alam nyo na kung paano sumali dito or mag-submit ng sagot or number sa kanilang website. So, kung meron pa kayong mga katanungan, guys, ay comment nyo na lang sa baba. And always remember, guys, the biggest source of motivation is the biggest source of motivation are your own thoughts. So, think big and motivate yourself to win. At pa-favor na lang po ako, guys, na sana po ay huwag niyong kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa aking YouTube channel
at pakiclick na lang din po ng bell sa gilid para kapag meron akong bagong upload ng mga informative videos ay ma-update or ma-notify kayo. At ayun lamang po, maraming salamat sa panonood. God bless!